Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to. It's ito mga kaibigan, pakinggan natin etong eksperto. Take note mga kaibigan na eksperto ah. Kasi merong mga ano, merong mga nagsasabi na mga nagdudunong-dunungan. Mga vloggers na sumusuporta kay Tevez na sinasabi nila na nako, nag-recant na itong mga ano, itong mga suspect. Binawi na nila itong kanilang mga naunang statement. Actually, apat na po yun eh. Ah, nagsimula dun sa isa. Tapos, syempre, yung kasamahan nila na tatlo pa. Ah, kasi isang ano yun, isang grupo yun eh. Eh, bumawi na rin nata ng kanilang mga statement. Simula nung ano, nabigyan sila ng abogado. Binigyan sila ng abogado eh. Nung yayamanin nilang sponsor. Merong nag-sponsor dun sa mga abogado. Kaya naman na simula nung dumating yung mga abogadong yun, nagbago na ang ihip ng hangin. So sabi ko nga po sa inyo, ina-expect na natin magre-recant. Babawiin nila yung kanilang unang mga sinabi dun sa kanilang mga salaysay. So ito nangyari nga. So dahil dun sa pag-recant na itong mga suspect, ang dami pong mga taga-suporta ni Tevez, ang tuwan-tuwa. Lalong-lalo na yung mga vloggers na sumusuporta kay Tevez. Kasi nga, wala na, sabi nila wala na yan, numatras na eh. Binawi na nila yung mga una nilang sinabi. At kung matatandaan natin, base dun sa mga balita, ang sinasabi na itong mga suspect, na kaya sila nagsalita nung una, kaya tinuturo si Tevez, ay napilitan lang sila. Dahil tinorture daw sila. O yun yung sabi na itong mga, ano, mga gunmen na naunang nagsalita, pero ngayon binawi. So dahil nga dito sa mga recantation, parang nabuhayan ng loob. Eto mga taga-suporta ni Tevez. Pero alam nyo mga kaibigan, yung sinasabi nila na wala na yung kaso, humina na yung kaso, sabi lang nila yon. Sabi lang ito ng mga magagaling magsalita. Pero hindi iyan ang sinasabi ng mga eksperto. Take note ha, iba po yung sinasabi ng nagmamagaling sa sinasabi ng mga eksperto. So ito mga kaibigan, panoorin natin itong sinabi ng isang eksperto na kahit pa binawi ng mga suspect ang kanilang salaysay, ay hindi hihina ang kaso laban kay Congressman Tevez. Ito, panoorin po natin. Intindihin na sa isang kaso, mayroon tayong hinatawag na testimonial evidence. Yan ay ang mga salaysay ng mga saksi o nakasaksi o nakakita ng krimen. No? O may nakakinalaman o may nalalaman tungkol sa krimen. Apart from that, meron tayong tinatawag na object or real evidence. You have documentary evidence and you also have forensic evidence which can still be used and will be enough to sustain the case. Ang dami palang evidence eh. Hindi lang yung pagbabasayan mo yung mga statements na itong mga tulonggis na to. Ang dami pala mga iba't ibang klaseng evidence. Tatlo na yung sinabi ni ano, attorney ata to, tatlo na sinabi niyang klase ng evidence. Hindi naman nakita yun ng mga nagmamagaling. Yung mga dadanang daday, sinasabi nila, wala na yan. Wala na yan, mahina na kaso. Pero kasi dahil nga doon sa statement, hindi lang naman yun ang tinitingnan ng korte. Maraming klaseng ebidensya ang tinitingnan ng korte. O yan, nabanggit niya na tatlo. O tuloy natin, ano pa ba? Ganito muna ha, liwanagin ko lang. Sa ngayon, ang meron lamang kami ay yung retraction or affidavit of retraction ni Osmundo Rivero. Yung napapabalita na meron pang tatlo, inaasahan namin yan considering na sila ay nire-represent ng isang law office lamang. Pero ganun pa man, yung tatlong statements na yon ay pinagbabatayan namin, reports. Wala pa kami natatanggap na kahit na anong dokumento patungkol dito. Now, kung ang tanong ninyo, meron bang ebidensya o na makukuha galing din sa mga statements nila? Sa ngayon, hindi ko pa kayang sagutin dahil wala pa kami nakikita ng dokumento. Pero ang malinaw dyan is, itong mga nakalagay o nakasaad sa kanilang affidavit o retraction tungo kay Rivero, ay isang bagay na may tuturing nating allegation lamang. Kailangan pa rin itong mapatunayan kasi hindi nangangahulugan na dahil sa ito ang huling statement na binigay niya, itong katotohanan. Kaya sinasabi ko, ito'y dadaan sa masusing evaluation o pagsusuri ng husgado para matingnan kung dapat talaga i-consider siya as something na ebidensya na pwedeng gamitin sa pagod ni Rivero. At sa mga testimonya po ay hindi na yung kontakin naman mo iba po mga
evidence, yes. Tama po 'yon. Hindi na nangahulugan na dahil sa merong isang testigo, no, na binawi ang kanyang salaysay, ay agad-agad hihina ang isang kaso. Lalo-lalo na kung meron pang ibang ebidensya. Tulad ng nabanggit ko, meron tayong tinatawag na real or object evidence, meron tayong tinatawag documentary and forensic evidence. Maaring itong mga ebidensya na to ay maaring gamitin pangontra doon sa sinasabing pagkatras, no, o pag-uurong ng kanyang mga naunang salaysay na binigay. Sir, ano po yung pagkakaiba ng testigo sa Ditarong murder case? Doon naman sa pagbaliktad din, or recantation ni Rafael Ramos sa kaso ni Senator Delgadillo, kasi hindi maiwasan yung pagkumpara, sir. I think malayong ipaghambing yung dalawa. Kasi yung kung titingnan mo, sa pagkakaalam ko, yung affidavit o recantation ni Mr. Ragos ay ginawa nang nasa korte na itong kaso na ito. Okay? Itong kaso nitong umaandar na, tumatakbo na yung pag-uusig o paglilitis ng kaso. Ito magsisimula pa lamang tayo eh. Diba? Magsisimula pa lamang tayo at meron pa rin kaukulang investigasyon na ginagawa patungkol sa kanila Rivero na magkakaroon ng preliminary investigation dito sa kasong ito. So hindi natin pwedeng sabihin na magkapareho yung dalawa kasi ang bawat salaysay, no, na ginawa, o ang bawat salaysay na iaatras mo, eh, mayroong kaukulang sirkumstansya yan patungkol sa kung bakit. At yan isang bagay na dapat nilang maipaliwanag kung bakit mayroong pagbabago dun sa ginawa nilang salaysay. Sir, at dito po sa Negam of Object, real sa forensic evidence, kaya na dapat? I can only tell you that there is object real, documentary and forensic evidence. As to what they are, kung ano man ito mga ito, hindi ko muna maaaring ilantad sa ngayon. Ang masasabi ko lang is, kung ang inaalala is that mababaliwala o hihina ang kaso dahil lamang sa pag-aatras ng salaysay ng mga naunang akusado, hindi po. Itong bagay nito hindi ko mailahad sa inyo sa ngayon dahil sa mayroong pangkaukulang investigasyon na ginagawa ang ating panel at ayokong pangunahan kung ano man ang magiging findings nila dito sa kanilang investigation. At sir, matibay po itong object, real at evidence? More than testimonial evidence, I would say, mas reliable ang forensic, real, object, and documentary evidence na pwedeng basta-basta baguhin. Ang forensic evidence ay batay sa siyensa. No? So, kung ang testimonya naman ng tao, ay pwedeng magbago. Depende sa sirkumstansya kung bakit magbabago yung kanyang kaisipan, bakit i-aatras niya ang nauna niyang salaysay. So, between the two, I would say na mas matibay ang forensic evidence because this is something which is based on science. So, for example, yung CCTV na inalabas mo, kitang-kita po dun yung pamamaril, tapos sa act itself, gaano po kabigat kung use for yung CCTV? Well, it may be considered as documentary evidence. You're talking about yung contents. Okay? But talking about the CCTV itself, it will be considered as object evidence. Patunay ito na may nangyaring krime na ganito. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay katang-isip lamang o gawa-gawa lamang ng mga gobyerno na itong nangyaring pagkamatay ni Governor Dingamo. Isa pong patunay dyan, namatay si Governor Dingamo at siyang pang-iba. At meron pang 18 na nasaktan, nalubha dahil ito sa pangyayaring ito. Ang CCTV ay nagpapatunay lamang, kung ano man yan na nakalahad doon, nagpapatunay lamang na may pangyayaring ganito at yun ang dahilan kung bakit tayo nag-iimbestiga dahil hindi natin pwedeng pahintulutan yung ganong klaseng pangyayari na makalusot lamang na wala tayong ginagawa. Pero sir, sa some evidence, di ba dapat yung mga real, dapat ay meron kalakit na testimonial evidence, ito tapat yun? It could be, yes. That is correct. That is correct. And it is not dependent, hindi siya nakasalalay doon sa sasabihin ng akusado na nag-recant. So ano na ngayon ang mangyayari? Tuloy pa rin ang panel kahit na matrat na yung tatlo o yung isa? Uulitin ko, hindi magiging o hindi magbabago ang sinasagawang imbestigasyon dahil lamang kumatras sila. Okay? Magpapatuloy ang imbestigasyon at nagpapatuloy ang imbestigasyon na sinasagawa lalo-lalo doon sa huling kaso na isinumpa ng NBI. So, this will continue even after the recantation or recantations that will be submitted. Well, at this point, you know, much as I would want to reveal it, no, just so as to satisfy yung curiosity ng publiko, no, at para mapasabihin natin na para maniwala ka doon sa sinasabi ko, ang punto namin dito is lahat ito lalabas naman kapag lumabas na ang resolution ng prosecution panel. Bakit? Kasi yun ang pagbabasihan nila. At lahat ito ay may lalahad at makikita ng publiko pagdating ng aktwal na paglilitis sa husgado. At this point, if we bring this out, it will be susceptible of so many interpretations. So ang hahayaan natin, kanino natin ipapa-interpret yan? Sa publiko
sa media, I would rather it be interpreted by the court that will decide and hear the case. Kasi ito si Secretary Abalos, no? Na may mga identities, may ito si ganyan. Paano po ba lahat ito sa punto na ito si ganito, ito si ganyan? Sino po ang nagsabi na ito? Matatandaan ninyo na nung nangyari itong insidente na ito, ito ay nangyari sa loob ng compound ni Governor Degamo. At napakaraming tao na nando doon. Okay? Bago nila napasok yung lugar, meron pa rin mga nakakita sa kanila pagdating doon. So maaari natin sabihin na mga testigo lalahad dyan, mga testigo na nando doon din sa aktual na pangyayari. Sir, yung, what about yung other suspects? Hawak ninyo na nagtuturo din ba sa iba? Paano po yung sinabi naman yung iba pa po mga suspect na hawak? Ang pinakamaganda dyan, kung magkakaroon ng pagkakataon na masusing matingnan, no, yung mga salaysay nitong mga akusado, no, na ibinigay nila, makikita mo na iisang kwento. At hindi mo pwedeng sabihin na ito ay gawa-gawa lamang at idinikta lamang sa kanila. Sapagkat nung pinunan sila ng salaysay, sila ay binigyan ng abogado at pinayuhan na kung ano man ang magiging kahihinatnan ng kanilang pagsasalita. Kung kaya't masasabi natin na as far as they are concerned, as far as the statements, sila mismo, no? They amongst themselves, itong mga tao na inuusig, sila mismo ang nagtuturoan at sila ang nagsasabi ng kung ano-ano ang partisipasyon ng kung sino. Pero sir, yung I guess sa mga material is yung nakuha kong mga IDs ni Ian Lords sa Sugar Mill, and one of them identified Ragos to be the owner. Rivero, yes, the owner. Rivero as the owner of these. Are those one of the evidences that they have? Well, like I said, I would rather withhold information on what other physical evidence there are, what this forensic evidence would be. Mas mabuti na paubayan natin at bigyan natin ng pagkakataon yung panel na masusing tingnan at pag-aralan kung ano man yung ebidensya ni lahat ng FBI. Maaring makonsider yan, no? Hindi ko lang masasabi because hindi naman ako ang gagawa ng resolution. Okay, so yan mga kaibigan. Hindi porke nag-recant, hindi porke umatras, etong mga suspect, hindi porke binawi ng mga suspect yung kanilang naunang salaysay at kung ano-ano mga binibintang nila kaysa sinaktan sila, tinorture sila, hindi ibig sabihin nun, mahina na ang kaso laban kay Kong Tevez. O yan, narinig natin mismo sa eksperto. Huwag kasi tayo masyadong makikinig dun sa mga nagagaling-galingan na, dun sa mga magagaling lang magsalita, pero hindi naman eksperto. O, ito eksperto mismo eh. O, alam niya yung mga evidence-evidence na yan. Diba? Eh, tayo, hindi naman tayo abogado. Kala lang natin, may umatras na titistigo, eh akala natin wala na pag-asa. Hindi po pala ganun. Hindi ganun. Kasi marami pang testigo. Hindi lang naman sila testigo eh. Ah, kumbaga mas marami pang testigo ang pwedeng magpatunay na sangkot sila dito sa krimen. O kahit binawi nila yung testimonya nila, yung mga sinabi nila dahil nga alam niyo na dahil may nag-sponsor, eh wala na, mahina na itong laban against Congressman Tevez. So, eh kasi ngayon nagdidiwang na yung mga supporter ni Tevez eh. Sabi nila, wala na, panalo na si Tevez dito. Yun, akala nyo. Eh marami pa silang hawak yung mga kampo ng prosecution, kampo ng mga otoridad. Marami silang hawak na ebidensya. Kahit pa lahat siguro, lahat ng mga suspect na yan eh mag-recant, kayang-kaya nilang patunayan sa korte na etong mga tulongis na to at si Kong Tevez ang talagang may pakana ng pagpatay dito kay Governor Degamo. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.